mga doktor. No, ngayon, alam niyo yung contractualization po ay matagal na talaga yan. Panahon pa ni Rizal, meron yan po yung tinatawag na cabo system. Pero napaka-informal po nun. Nung mag-industrialize po ang mundo, ang mga establishment, naging norm na regular ang mga empleyado. Kahit factory worker ka, regular. Lalo na mga professional, doktor, engineer. Abay, ngayon po nabaligtad yun. What used to be a peculiar means of employment has now become the norm. Yung dating paraan, nakukuha lang ang siga ng 10 tao, ito, pagtrabahoin mo. Sa kanya ka magbabayad, ibigyan niya. Yun po ang contractualization tinatawag natin ngayon. But it has now become the norm. Doktor sa hospital, contractual. Engineer sa amin, sa engineering firm o telecoms company, contractual. Mga accountants, accounting firm, contractual. Mga college graduates, contractual. Sa panahon ko namin, nung bago ako sa PLDT, marami po sa amin, high school graduate lang. But because ang norm ay regularization, regular po sila. At dahil may union, ang average na salary po ng regular dyan, hindi ba baba sa 50,000 pesos. Ngayon po, dun sa isang inspection ng Department of Labor sa amin, batang nasa sales, 6 years na po sa PLDT, tinanong siya nung Department of Labor official, magkano ang sahod mo, iho? Sir, 165 po, pero po 150 lang take home dahil meron pa pong tax. Napausad yung taga-Department of Labor. Sabi, yung minimum wage earner, 481 na sahod, walang tax. Ikaw, 165 may tax. Buti hindi pa rin natin sa mga pag-ibig yan. Sabihin, kung saan lang napupunta yun. Di ba? Hindi totoong sa tax yun eh. Kung saan lang napupunta yun. So kaya, grabe na po. Kaya ang panawagan sana namin sa media, kailangan po natin i-drumbeat to eh. Hindi po nilang matatapos yung system ng contractualization. Kahit magtagumpay sila, hindi po natatapos doon. Kahit po kami on our own, lumalaban po kami ngayon, kahit ang mga regular sa amin, magaganda ang sahod, dahil mas marami na po yung hindi ganon, pinaglalaban namin sila, hindi rin po matatapos ng ganon. Kailangan po ma-drumbeat ito sa buong bansa para magkaroon ng common notion ng lahat na kasukasuka ito. Hindi dapat itong inabukasan ng mga anak natin. Ang mahal magpatwisyon. Tapos yung doktor na anak mo, kontraktual. Yung inhinyero mo, pinaginasusan mo, kontraktual. Hindi po dapat ganyan ang maging buhay ng mga anak natin. So, kaya po kami, yung union po, kahit na matataas na ang sahod namin, dahil sa union, nakakakuha kami pag nagwelga kami, ano? Yung pong mga contractors sa PLDT ngayon ay pinaglalaban namin. Sabi nga namin, kahit huwag nyo na kami bigyan ng increase, gawin nyo lang silang regular. Dahil sooner or later, mawawala na rin po kami. Eh pag nawala kami at walang regular na natira, wala na rin yung sinimulan namin mga prinsipyo. No? Yung mga benefits na nakuha namin, mawawala na rin yung kasabay na mawawala ng mga regular na empleyadong nagre-retiro, tumatanda. Kaya ngayon po sa darating na 16, sa 16 po, next week ng Marso, magkakaroon po kami ng malaking pagkilos sa harap po ng PLDT. Iniimbitahan po sana namin ang mga media, kapatid nating manggagawa sa larangan ng media na i-cover ito bilang sa Makati Avenue po ito, doon sa main office ng PLDT sa RCG. Ayala po para ma-drumbeat po natin ang issue ng contractualization. Sa Wednesday po, March 16, alas 6 po ng gabi. No, dahil ang mga empleyado po, yan lang ang oras nila eh. Pagka lumabas po sila ng office hours, baka matanggal sa trabaho. No, kaya yun po ang gagawin natin. Iniimbitahan ko po kayo na sana makover ito at masimulan na ma-drumbeat at marinig ng lahat ang hinaing ng mga contractual employees. 30,000 po sila. Ang regular po sa PLDT nasa more or less 6,000 lang. Pero yung contractual po nasa 30,000. At sila na po yung gumagawa. Sabi nga namin, yung laki ng kinikita ng PLDT, kapag ka po kami tumigil, kaming regular, pag nag-welga kami, ay wala pong effect yun. Pero pag sila ang tumigil, yung 30,000, kahit magtrabaho po kaming regular,
Mabagsak ang PLDT. Kami po, lalo na kami, hindi na kami makapalik sa poste, masakit na balakang namin. Ay, yung mga batang yan, para mga Spider-Man eh. Tumatawid po yan sa mga messenger wire. Eh, dahil nagmamadali sila eh, per piece eh. Bawat kapit, 150. Sampu sila maghahati. Doon sa 150. Kaya sukdo lang para silang Spider-Man dyan. May nakukuryente po, may nahahati ang katawan, may namamatay dyan. Wala na pong safety-safety. Sa amin po, bawal yun. Pag pumanik ka nang wala kang safety gadget, may memohan ka. Yun ang norm. Yun ang tama. Sa kanila, hindi. Kasi nagmamadali po sila eh. So, sana po, masuportahan nyo yung panawagan na yan at makita-kita po tayo sa...